Isa na naman pong video ng nakaraan ng aking ihahatid sa inyo. Mga produktong tinangkilik ng ating mga nanay at tatay, lolo at lola. Halina at samahan niyo akong muli na alalahanin ang dati na hindi na natin muli pang makikita at hindi man lang natin inabutan. Bago po ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, comment, like, and share. Dekada 30 at 40, may isang palaman na margarina ang naging popular. Ito ay katulad ng Star Margarine ngayon na hindi na kailangang ilagay pa sa refrigerator. Ito ay ang Senorita Diana Margarine na ibinebenta noon na nakalagay sa maliit na lata. Ang Senorita Diana Margarine ay mula sa kumpanyang D. Buncio and Company Incorporated. Walang masyadong artikulo ang makikita kung kailan eksakto inilabas sa publiko ang Diana Margarina at kung kailan at bakit ito nawala sa merkado. Pag-usapan na lang natin ang isang product endorsement nito na tampok ang mga sikat na artista ng Sampaguita Pictures. Ang tinutukoy na senyorita sa advertisement ay si Carmen Rosales na isa sa pinakasikat na artista noong dekada 30 hanggang dekada 50. Ang senyorita ay hinango naman sa kanyang pelikula na Senyorita mismo na ipinalabas noong 1940. Kasama niya dito sila Gregorio Fernandez at Rogelio de la Rosa. Katabi naman ni Carmen Rosales mula sa kanyang kanan ay sila Gloria del Mundo at ang mag-asawang Rosa Aguirre at Miguel Ansures. Sa kaliwang bahagi naman ni Carmen Rosales ay si Narting Ansures na anak nila Rosa Aguirre at Miguel Ansures. Alam niyo bang itong si Narting Ansures ay nahatulan ng murder dahil sa pagpatay sa kapwa nito artista na si Lilian Velez noong 1948? Kalaunan ay namatay sa bilangguan si Narting Ansures dahil sa sakit na tuberculosis. Mayroon po akong kompletong video tungkol sa naging buhay ni Lilian Velez at kung bakit siya pinaslang ni Narting Ansures. Iiwan ko po ang link sa description box. Pangalawa ay ang Waling-Waling Face Powder. Noong 1940s ay popular ang isang uri ng beauty product na Waling-Waling Face Powder. Ito ay mga gawang China na dito lang sa Pilipinas nirepack at binigyan ng lokal na pangalan. Ito ay mula sa kumpanya ng mag-asawang Dr. Siriaco Santiago at Doña Adela Hermosa na isang pharmacist. Ang Waling-Waling Face Powder ay nakilala sa advertisement nitong sagisag ng pambihirang kabanguhan at kariktan. Bukod sa Waling-Waling ay naging popular din ng Gloria at Madame X Cosmetics. Ang paglabas ng mga imported brands noon katulad ng Camay na mula sa USA at Heno de Pravia at Bella Aurora na mula sa Espanya ay marahil lang siyang naging dahilan bakit nawala ang Waling-Waling. Bago pa man ang katanyagan ng San Miguel Beer, ay mayroon ng mas nauna. Ito ay ang Halili Beer. Naging popular ito noong 1960s na mula sa FF Halili Enterprises na itinatag ng dating gobernador ng Bulacan na si Fortunato Halili. Ang kanilang paggawaan ng beer ay matatagpuan noon sa Balintawa, Quezon City. May mga kwento noon na ang dahilan ng pagkakasara ng Halili Beer ay dahil sa pagkakasakit ng may-ari nito at wala sinuman sa kanyang mga anak ang nagpatuloy ng kanyang negosyo. At ang isa pang versyon ng kwento ay ang pagbili ng San Miguel Corporation sa Halili Beer. Ang lahat ng bote ng Halili Beer ay pinabasag lahat ng San Miguel na naging dahilan ng pagkawala nito sa sirkulasyon. Kung kaya naman sa kasalukuyan ay mataas ang halaga ng bentahan ng bawat piraso ng bote ng Halili Beer. Isa ito sa mga in-demand na collector item. Ang ika-apat ay ang Bataan Matamis Cigarette. Noong dekada 40 ay mayroong isang uri ng sigarilyo na tinangkilik ng mga Pilipino. Ito ay isang lokal at gawang Pinoy na nabibili sa murang halaga. Ito ay ang Bataan Matamis Cigarette na mula sa kumpanyang Bataan Cigar and Cigarette Factory sa Binondo, Manila. Ito pa yung panahon na ang paninigarilyo ay katanggap-tanggap pa sa lipunan dahil sa dulot nitong refreshment sa katawan.
Bukod sa bataan matamis cigarettes, ay gumawa rin ang kumpanya ng iba pang klase nito katulad ng bataan Ehebra, bataan Hebra Blanco at Balintawak Regalis na kung saan ay masigasig ang pag-a-advertise sa mga magazines at dyaryo. Ang ikalima ay ang Seasons Ice Drops. Ang Season Ice Drops ay isang lokal na tagagawa ng mga pampalamig na snack katulad ng iba't ibang flavors nito na mango, buko, keso at pinipig. Sumikat ito noon bilang alternatibong pamalit sa mahal na ice cream ng Selecta at Magnolia. Ang Season Ice Drop Factory ay dating matatagpuan sa 415-417 at 419 Trabajo Street at 540 Verdad, Sampaloc, Manila. Ang mga produkto ng Season's Ice Drops ay tinangkilik ng mga Pilipino mapabata man o matanda. Ang ika-anim ay Magnolia Choco Beam. Ang Magnolia Choco Beam ay unang pinakilala sa publiko noong 1957 na mula sa Magnolia Dairy Products ng San Miguel Brewery. Ito ay isang chocolate drink na mga batang lumaki noong dekada 50 at dekada 60 ang nakaranas na makatikim nito. Sa halagang 15 centavos kada bote, ang Choco Beam ay maaaring inumin ng malamig o mainit. Naging paborito itong inumin noon bilang pangmeryenda o inumin tuwing kainan. Ang Choco Beam ay naglabas ng black and white print ads noong huling taon ng dekada 50 at dekada 60 na naging matagumpay naman ito. Bukod sa Choco Beam ay naglabas din ang kumpanya ng isa namang dairy milk na inumin ngunit hindi ito nagtagal. Subalit sa huling mga taon ng dekada 60 ay nagkaroon ng mga pagbabago sa milk technology na naging dahilan ng pagka-phase out o pagkawala sa merkado ng Choco Beam. Taong 1969, ang Choco Beam ay pinalitan ng Magnolia Chocolite, isang bagong-bago at mataas na kalidad ng gatas tsokolate na inumin. Kalaunan ay mas tinangkilik ng mga Pilipino ang mga produktong nasa Tetra Bricks at Doy Packs katulad ng Daisy, Milo, Selecta Mu at Chucky. Nawala man ang Choco Beam ay hindi ito makakalimutan na siya nagsimula ng ready-to-drink chocolate sa Pilipinas. Ang ikapito ay ang Presto Funwich. Ang Presto Funwich ay isang chocolate snack na sumikat noong dekada 90. Ito ay mula sa Consolidated Foods Corporation na ngayon ay parte na ng kumpanyang Universal Rubina Corporation. Ang Presto Funwich noon ay nagkakahalaga ng hindi tataas ng 20 pesos at may dalawang klase ng flavors, ang vanilla at dark chocolate. Ang ikawalo ay ang Royal Lemo O Lime. Ang Lemo O Lime citrus flavored soda na naging popular noong dekada 60 hanggang dekada 70. Ang Royal True ay sumikat dahil sa mga flavor nitong prutas gaya ng Royal True Orange, Royal True Lemon, Royal True Dalandan at Royal True Orange Light. Ang inuming ito ay mula sa Royal True na pagmamayari ng San Miguel Brewery noong 1922. Makalipas ang 5 taon, ang San Miguel Brewery ay kumuha ng prangkisa sa Coca-Cola. Ang Royal True at Coca-Cola franchise na kalaunan ay nagsama at naging Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated. Taong 2007 ay tuluyan nang ibinenta ng San Miguel Brewery ang lahat ng share nito kabilang ang Royal True at Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated sa Coca-Cola Company. Ang ikasyam ay ang Surge Chocolate. May isa namang uri ng tsokolate na tinangkilik ng mga Pilipino noong dekada 50 hanggang dekada 90. Ang Surge Chocolate ay naitatag noong 1954 ni Anton Gokyolay. Itinayo niya ang kumpanyang Surge Products Incorporated na gumagawa ng mga chocolate bars, breakfast kokwa, mga candy at instant coffee. Ang pangalan ng kumpanya ay hinango sa kanyang anak na lalaki na si Sergio. Ang kumpanya ay pansamantalang nahinto dahil sa martial law na naging dahilan para ang kanyang buong pamilya ay manirahan na sa Amerika. Ngunit sa unang mga taon ng dekada 90 ay nagdesisyon si Sergio Gokyolay na bumalik sa Pilipinas
para ipagpatuloy ang kanilang negosyo. Naging maganda naman ang pagpapatuloy ng negosyo na nakakapag-export na sila ng kanilang mga produkto sa mga kalapit na bansa sa Asia. Ngunit isang malaking problema ang dumating nang ang Pilipinas ay isa sa mga tinamaan ng 1997 Asian Crisis. Sa halip na mag-expand, ang search company ay nabaon sa utang na naging dahilan ng paglala ng problema sa factory. At taong 2001, ang Search Products Incorporated ay nag-file ng bankruptcy. At ang ikasampu at ang huli sa ating listahan ay ang Radio World Television. Alam niyo ba ang Pilipinas ay ang pangatlong bansa na gumawa ng telebisyon? Ang Radio World Incorporated ay tinatag ni Domingo Guevara. Taong 1946 nang simulan niya ang pagdidistribute ng Motorola radio at television set. Taong 1955 naman nang siya ay magsimulang gumawa ng sarili nitong television sets na mula sa mga imported na electronic parts. Maraming pamilyang Pilipino ang nagkaroon ng kakayahang makabili ng television set dahil sa local brand na TV at sa murang halaga. Taong 1966 nang simulan ng kumpanya na gumawa ng 19 inches, 21 inches at 25 inches models ng TV sets. Ang mga produktong ito ay ilan lamang sa mga nawala na at hindi inabutan ng makabagong henerasyon ngayon. Tanging sa mga kwento at lumang larawan na lamang natin sila makikita. Gayunpaman, ang alaala ng bawat isa sa kanila ay hinding-hindi makakalimutan ng bawat Pilipino. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.